sinidla ng takot ang lahat ng taga roon. At naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Hudeya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pa't naging tanong nilang lahat? Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan! Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niya na kahahabagan ang ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Isinumpa niya sa ating ninunong si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw na anak ko ay tatawagin propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel. Ikalawang kabanata. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Hudeya, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing dingyon, ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa gitna nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mesiyas na Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw na kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos. "Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugod niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem!
Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang lumakad at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol sa kanila. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita gaya ng ibinalita sa kanila ng anghel. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang sinasabi sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Naghandog din sila ng alay na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag nito sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, ang inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Liwanag po itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuliksain siya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa nang siya'y mabyuda. At ngayon siya'y 84 na taon na. Lagi siya sa templo, at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit din siya sa kanila ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista, gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay nang akala'y kasama nila si Jesus, nang mapansin nilang wala siya. Siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak,
bakit mo naman ginawa ito sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit po ninyo ako hinahanap? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth, at siya'y nagpasakop sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Siya'y umunlad sa karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ikatlong kabanata. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pahayag ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Matatambakan ang bawat lambak at matitibag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang likuliko at mapapatag ang daang bakubako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang magpabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong! Sabi niya sa kanila. Sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo at huwag ninyong ipangahas na sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na maging sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Bawat punong hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao. Kung ganun, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya. Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Basihan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan na ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay mas makapangyarihan kaysa akin. At hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang sandalyas.